Good day everyone, I am Via Marinoche, a BS Environmental Sciences student. And now, we tackle the different videos that I was watched and what are the lessons that I've learned in this. First, the webinar with the theme, Climate Change and Disaster Resilience, Trajectories and Challenges Amidst COVID-19 Pandemic. With the speakers, Mr. Jeffrey S. Perez, Dr. Christopher B. Burst, and Mr. Renz Homar Cerillo. Mr. Perez discussed the Philippine hazardscape, and Philippines is prone in many natural hazards like earthquake, tsunami, volcanic eruption, typhoons, storm surge, flood, and landslide. We also discussed the earthquake in the Philippines has an average of 20 earthquakes recorded per day, 100 to 150 fault earthquake per year, and 100 destructive earthquake for past 400 years. And these are the earthquakes that happened in the Philippines in past years. He also discussed the earthquake impacts with 120-kilometer long ground rupture, ground shaking, liquefaction, and earthquake-induced landslide. And these the 6 steps during a strong earthquake in times of COVID-19. He also discussed the tsunami effects with flooding, coastal erosion, drowning of people, damage of properties. At kapag nakaramdam ng tsunami with a shake, drop, and roar, agad na lumikas patungo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Ang pangalawang speaker ay si Mr. Christopher Burst ay nagsalita patungkol sa resilience. Kung ang mga Pilipino ay resilience nga ba sila? He also discussed the multidisciplinary resilience. Patungo naman tayo sa unang video na aming napanood with the title, The Concept of Soft Law and Hard Law. Una, soft law, not yet in binding obligation of precaution of binding firm or obligation. Na ang ibig sabihin, lahat ng isang law o batas ay dumadaan muna sa soft law bago ito maging isang ganap na hard law. Next, ulat pangmulat solid waste management. Ayon sa pag-aaral, nasa 45% na lamang ng mga bagay na pwede pang gamitin or tinatawag natin itong recycle. Samantala, nasa 50% naman ang mga bagay na pwede pang i-compose at 5% naman ang mga bagay na hindi na pwedeng gamitin. Ayon sa Republic Act 9003 or Ecological Solid Waste Management Act, ang mga bagay ay nahati sa pamamaraan ng biodegradable, recyclable, residual waste, and special or toxic waste. Dapat nating pangalagaan ang ating kapaligiran dahil dito tayo kumukuha ng ating pangangailangan. Next, the Philippines Climate Action and Sustainable Development. Climate change is a natural phenomenon that happened in our time. Nagiging grabe lamang ito ng dahil sa mga tao. Tao na nilikha ng Panginoon na may mga kamay at paa para kumilos, isip para mag-isip kung ano ang ikakabuti ng ating kalikasan at puso para magmahal sa kalikasan. Ngunit ano ang ginagawa natin? Ginagawa natin ito kung dito papun doon. Ano ang nagiging resulta? Matinding pagbaha. Putol dito, putol doon. Ano ang nagiging resulta rin nito? Ang mainit na panahon. Nauna ang kalikasan, nauna ang mga hayop, mga halaman na nilikha ng Panginoon at nahuli ang tao. Tao na sa tingin ng Panginoon ay mangangalaga sa kalikasan. Ngunit ano ang ginagawa ng mga tao? Sinisira nila na ito yung dito tayo kumukuha ng ating pangangailangan. Sunod, Philippines Environment Monitor Water Quality. Ang aking natutunan dito ay mga pangangalaga sa ating katubigan na may iba't ibang uri din ng water basin sa Pilipinas. At ang panghuli, ang mga batas pangkalikasan sa Pilipinas, Republic Act No. 9003 or Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito ang kanyang layunin. Ito naman ang dapat nating sundin sa pagtatapon ng basura. The Republic
Act Number 9275 or Philippine Clean Water Act. Ito naman ang kanyang layunin. So, ang mga halimbawa ng water source sa bansang Pilipinas. Ang Republic Act Number 7586 or National Integrated Protected Area System Act of 1992. At ito ang kanyang layunin sa bansang Pilipinas. At ito ang kanyang pinoprotektahan. Thank you for watching. Again, I am Viomar Inoche, a BS Environmental Science student, submitted to Dr. Lorena F. Aquino, a college professor.